Okay, so welcome mga friend ulit sa ating channel. So this is Gmax Event Speech 1, Dali Si Vlogger. So meron tayo ditong Vivo Y12S mga friend. Ayan, Vivo Y12S na kailangan natin palitan ng LCD kasi corrupt na yung LCD niya. So meron tayong nabili galing sa online sa Shopee. Ayan, sana gumana to mga friend. Alright, so wag na nating patagalin mga friend. Tara, let's go. Okay, so ito po yung una natin gagawin mga friend. Gagamitan po natin ng heat blower para patanggal natin itong back cover mga friend. Right, so parang lumambot na sa mga friend. Okay, dandahan po natin, sikwatin mga friend itong gilid niya mga friend. Ayan, so as you can see, nakapasok na ang ating steel pick. So ngayon gagamitan po natin mga friend ng manipis na card mga friend. Ayan, so ipasok natin at tanggalin natin itong steel pick. Ayan. Dandahan lang mga friend na sungkitin natin niya ang gilid na yan. So yung baraha mga friend, singnipis ng baraha, pwede na yun magamit mga friend. Ayan. Right. Dandahan na tayo dito. Alright. Ayan. Ito yung mga adhesive nya. Okay. Alright. May dumikit pa dito. So ayan, tanggalan natin ang back cover. So next natin gagawin mga friend ay tanggalin natin lahat ng mga tornilyo na nakikita natin mga friend. Ayan, mga tornilyo dyan. Mas mainam mga friend pag meron tayong itong magnetic pad mga friend para safety ang mga tornilyo natin. Next ay tatanggalin natin ito mga friend, itong ayan, itong frame nya, ayan itong cover nya. Gamitan natin ng steel pick. So sungkitin lang natin ng dandahan. Ganyan lang sa mga friend. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung patatanggal na ba natin to.
Alright, as you can see. Pero ingat lang tayo sa paghila, baka may hila tayo na cable. Ayan, gaya nito mga friend. Itong connector na ito mga friend, tanggalin natin yan kasi kasama yan sa cover. Ayan. Okay, so ganoon lang sa mga friend. Tanggalin muna natin itong takip. Okay. May tornilyo siya mga friend. May isa pa na tatanggalin natin. Ayan. Maliit na tornilyo. Ayan. So natanggalin natin ang cover. Santabi muna natin. Tapos ito yung battery na tanggalin natin. Tanggalin muna natin yan. Tapos tanggalin din natin ang tapos kukunin natin itong baterya mga friend kasi hilahin natin to. Alright. Okay. Ayan. So ito yung connector ng LCD niya mga friend. Ayan. Yung straight na yan. Okay. So para matanggal natin ang LCD, itong plastic, take off natin to. Ayan, tupi lang natin yan dyan. Ito na yun. Okay. Tanggalin natin to. Okay. So ngayon, ang LCD niya mga friend ay hindi pa matatanggal. So kailangan natin gumamit ng blower ulit mga friend para i-blower natin ang LCD para itong nakadikit na adhesive sa gilid ng LCD ay lumambot. Tingnan natin kung matatanggal na ba natin mga friend. Ah, medyo mainit siya mga friend. Ang init niya. Ayan. Ayan. So as you can see mga friend. Ayan. Kusa na siyang natatanggal mga friend. Pero yun nga lang. Napakainit. Ayan. Ayan. So as you can see, natanggal natin. Ang init mga friend. Alright. So ito na yung sira na LCD mga friend. At ito na yung bago natin. Ngayon, dito na natin to isasalpak. Pero huwag kalimutan mga friend na mag trial. Ayan, connect natin ang kanyang connector. Right. Okay, ganyan lang muna. Saka balik natin pansamantala itong battery. Alright. So power on natin. Nandito yung power on niya. Okay.
So gumana naman siya mga friend. Hintayin lang natin. Lubat siya mga friend. Ayan, halos ma-empty na itong battery niya mga friend, no? As you can see, no? Okay naman yung LCD. Ayan, ang touch respond niya maganda naman. Ayan, naglo-loading pa siya. Okay, so as you can see, ayan, wala namang problema. Ayan. Okay, so i-fix na natin mga friend para mabilis tayong matapos. So turn off muna natin. Alright. Ngayon, tanggal ulit sa battery. Tsaka yung LCD niya, okay na yan. Balik natin sa plastic mo, friend. Yan. Okay. At bago po natin ibalik lahat, ito po muna ang LCD. Maglalagay po muna tayo ng adhesive dito, mga friend. Okay, so T7000. Ito po yung karaniwang ginagamit mga friend ng mga technician para sa cellphone. Ayan, so make sure lang mga friend na malinis mga friend itong gilid, walang namumuong adhesive mga friend, yung lumang adhesive, para tamang tama ang lapat mga friend ng bagong LCD natin. Okay, so ngayon maglalagay na tayo. Alright. So takpan natin. So ngayon ilapat na natin mga friend ang ating LCD. So ganun lang sa kadali mga friend. At i-diin lang natin kunti para saktong dumikit ang ating glue. Pwede na natin ibalik ang ating battery. Alright. Balik natin ang battery. So ngayon, ibalik natin ang takip dito mga friend. Ayan. Alright. Okay, so ito muna ang maliit na tornilyo dito. Yung panghuling tinanggal natin dito kanina. Ayan. Huwag natin na kalimutan. So, ayan mga friend. I-turn on natin uli kung wala bang naging problema. Kasi i-close na natin ito mga friend. Ayan. So, diin lang ng konti para didikit ang ating glow. So habang naka-turn on sa mga friend, pwede nating ibalik na ang ating cover. Ayan, itong cover na to. At ang kanyang connector mga friend para sa fingerprint. Ito mga friend, dito fingerprint. Ganito lang sa mga pen, kadali trabahuin. Sana po mga pen nasundan nyo ito ng maayos. Ayan, saka ibalik na natin itong connector na to. Ayan, saka itong lock nya. Alright,
So, linisan natin mga friend itong lumang adhesive mga friend kasi magiging sagabal to pag inilapat na natin ang kanyang back cover. So, lagyan na natin ng pandikit dito. Alright. Lastly mga friend. Okay. Napat na natin para matapos na tayo. Yan. At saka diin lang natin ng ilang minuto para saktong matuyo mga friend. Okay, so ito na ang ating Vivo Y12S mga friend. Bagong LCD na ang ating lumang Vivo Y12S. Okay, so sana po nasundan nyo ng maayos mga friend ang ating DIY tutorial at sana po mayroon kayong nakuha ang kunting idea at sana po nakatulong tayo sa ganitong scenario ng problema mga friend sa ating mga cellphone. Right, so kung bago ka pa lang po sa ating channel mga friend, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin niyo na rin ang notification bell para maging updated tayo sa susunod nating mga upload at tutorial.